by our official partner, Smart. Nailatag na ang draft ng ating mga teams. Again, this is Game 1, RSG versus Echo. Na-explain ang differences in terms of draft. At pagdating sa early, sino nga ba ang pinakalalabang? Yan ang ating tanong. Tingin ko, between the carries, kayang-kaya yung Bruno talaga. At yung Iksha, kayang maiwasan kasi ng Bruno yan eh. So, siguro, Eman, ang pwedeng kumariba dito sa gold. Pero who knows if Very Cutie can do it. First blood. Ay! May na first blood na kagad. Mabilis na first blood agad para dito sa side ng RSG. At rinig natin ang mga tambol dito sa ating studio. And RSG, patuloy lang ang kanilang pag-rotate against Echo. Oh my, that was an early first blood on JP. This time si JP ay gagamit ng Angela. Last time na nakita natin ito sa ilang Echo, ginamit ito ni Sanji. Yep. At yun yung parang killer type ng Angela. Let's see kung ganun pa rin ang mangyayari sa laban na to. Speaking of killer, killer type rin itong si Nats, going for Assassin Custom Emblem. And then yung kanyang Master Assassin tsaka yung it was the Rapture. Ito, so, mataas damage. Oh, speaking of mataas damage, balikan natin konting MPL trivia lang guys. Simula Season 8, yung dalawang teams natin naglaban na. So, 20 si RSG, 18 naman ang panalo kay Echo. Echo, so lamang ang RSG dito. Oo nga, no? Ngayon ko lang nakita yung killer type Nats, binalik yung Khalid. I think a great answer to the X-Pork. Yep. Kasi pwede siyang umiling-galing lang. Apoy laban sa sand na naman. Oo, parang bawal ka mapuwing. Kung ikaw ngayon yung X-Pork, bawal ka rin mapasok. Okay. Oh, Card Easy. Card Easy, pumapok lang muna ng bagya kay Nats. Pero sabi ni Nats, kalma, mayroon akong passive. Sabay mag-heal meanwhile sa top lane. Ooh! Ito yung sinasabi natin na kayang-kaya burst down. Light with the hook, tapos kunting burst down kay Benny Cutie. Good kill para kay Eman. At dahil dyan, 1.5k gold lead ngayon, ang RSG. At kanina parang nauna yat. Oh, level 3 pa lang. Level 3 pa lang si Cartesi. Wow! Level 5 na si Irad! At meron na turtle, nakapwesto na rin si Light for the vision. And wala pang assist nun si Irad, ha? Siguro talagang nare-reset kasi ni Light. Ooh! Kira! Ay, of course, nilinis na yung orange pop ni Carl. Level 3 pa lang si Carl. Kaya naman si Eman makakuha ng kill doon habang si Light ang makakuha ng turtle. Ayun yung agat sa malayo. At by hook, grabe naman yung combo na yon. Pinaliktad, imbis na hook kagat, kagat hook sa malayo. Napaganda ngayon para sa RSG. Tuloy-tuloy lang ang kanilang ginagawa ngayon. Echo, kailangan nila mag-regroup. Well, speaking of group, para merong group waiting dito sa may bottom lane. Tuloy-tuloy pa rin si Ira dito. Gusto pa rin guruhin. Meanwhile, ayun na yung last insanity. Oh! Pero doon sa kabila, may dalawang nangyayaring laban. Nats will punish Carl Dizzy. At mukhang worth it ang sacrifice ni Irad doon sa engagement na yun. 2K lead for the Raiders. Ang maganda dito, nahiwalay doon si Irad away from Carl Dizzy. Sobrang layo doon ni Carl Dizzy. So hindi siya nakakuha ng EXP. And that was a solo kill. I mean, coming up from Nats, nag-proc na rin yung Master Assassin. Kaya sobrang bilis yung number si Carl Dizzy. Even after death ni Irad, malayo pa rin nakabuli ni Carl Dizzy dito. Grabe nga zone na ginagawa ngayon ng RSG para kanilang task force ay maagang na-orient kung anong kailangan nilang gawin. Sige mo orient, meron na naman. Parang nagising nagawan. Eh. Nagising eh. Last time ang Echo nakita natin nananakaw pero ngayon Irad. Uy! Bumalik! Antindi naman! Flicker in kagat! At nakita mo yung Shinigami na sumabunod kay Carl Dizzy. 6-1 in favor of the Raiders. Sobrang lupit nung ginawa doon ni Irad. Nag-fake back siya doon. Tapos nung nasa bush, bigla siyang nag-ano. Kung ano man tricks yun. Basta pang X-Games. Nag-X-Games. Oo, yung ano. 360 ng Tony Hawk. 360, 720. Ewan mo, air flip. Tsaka meron din mga ganun, di ba sa ano, yo-yo. Winok na dog. Yan, winok na dog. Parang strolling in the park. Oh. Ang nangyari ng moment na yan. But yeah, RSG. Napakabilis sa kanilang ginagawa dahil na rin yon sa movement speed ng hero ngayon ni Irad. At usually, di ba nasanay tayo, Wolf, na for mid lane? Oo. Parang ang kasama ng post 5 mo is yung post 4. Oo. Pero ang kasama ni Light, si Irad. Kung iisipin mo ha, sabi ng RSG, aba, hindi lang kayong House of Highlights. Pag binigay mo sa amin yung mga ganitong type ng mga hero na aggressive, aggressive talaga kami. At tingnan mo si Irad, walk na dog kagad. 6 kills in 4 minutes. Rare natin makikita to sa RSG kasi sinabi natin mabagal sila maglaro pero extra speed extra pass. Bilisan. Oy, pinagsabay pa nga yung dalawang ulti. The Astral Echo plus the Sandstorm. Pero wala makukuha ang side ng RSG. And si Light
May kagat! Naku, para nakita ko na ito kanina! Yum, 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 yum! Pero ang ganda ng protection dito ni Daddy JP! Oy, iba, pero nakuha. May pangalawa pa pala sa Angie, makakapag-out! Nagugutom na si Kira! Nagugutom na si Light! Kailangan kayo... Oy, naku, hindi pa tapos si Nats! Masisira agad ang Torres sa may middle lane, pero sa Carl Tissi, magpapoke lang konting po! Oh, pero Nats, pasok flicker! Pero ayun nila si Insanity! That's a full barrage na ipapap ni Berry Cutie, 1-for-1! At killing spree na ngayon si Eman, 7-2! Lamang ngayon ang RSG, at parang tinirhan na ng mga Raiders yung bush doon sa may forest buff. Ayun na yung tigilan yung echo, hindi na nakakapagpak yung echo ngayon. Oo. Paikot-ikot lang si Irad. Si Irad, wala na nga siya pahindo sa sarili na jungle. Oo. Nandito na siya doon, pinagbabahaya na nga yung jungle ng echo. And Count Easy Force na mag-clear ng isang lane. Parang nagising yung RSG the pitch, kagabi. The sandwich. Oo, naku, babanatan din si Carl. Oh no! May kita si Carl dito, pero ayan na nga! Huli ka ngayon, Carlito! Sabi ni Nats. Oh my goodness. Ngayon na nakikita natin na lamang ang RSG. And Echo kailangan humabol. Anong kailangan nilang gawin ngayon para makapantay dito sa laro? Kailangan talaga gamitin si Benny Cutie. Yun na lang. And siguro makakuha sila ng magandang knockout dun sa Franco Ultimate. Nako po. Ay, tuloy pa rin talaga. Susubok sila dito kay Eman. Pero si Eman ay makakakula. Relucini, Kali, Light ang makakakuha ng mga kagat. At pinagbabato-bato na naman sila ng mga bola. Mga bola ni Eman. Pinakitaan na ng worldie dito ni Eman. At inalalatag na nga kanyang pangalan dahil triple kill. After that moment, dire-diretso pa ng pagkuha dito ng Torre sa may middle, sa may bottom lane. Akala natin may play yung Echo. Pero nabaliktad. Walang tigil na aggression para sa RSG dito. 6 minutes into the game, 8K na ang kalamangan ng RSG. Nabaliktad, sabi ng RSG, ayaw na namin maging mabagal, Wolf. Gusto na namin mabilisan. Narinig ka pala kanina, Wolf. Speed ng kachaw. Puti ka na naman. Si Kuya Light dito para may extra 500 yards sa kanyang hook. Sa hook eh. Oo, ayun na naman. Wala, ayaw ka na pagsalitain, Chantel. Ito na, kabim! Oh! Gusto ko lang sabihin, sobrang bilis na rotation ngayon ng RSG. Nahinihingal na akong dami nangyayari. Oh. Sige na, hinga muna tayo, hinga. Bawal. Walang rest well sa RSG. Oh. Dire-diretso lang. Parang hindi sila nagback. Nagback ba itong mga to? Hindi pa. Tingnan mo yung jungle nila, meron pa rin. May purple buff pa rin, no? Hindi nila kinukuha. Nag-recall? Wala pang nag-recall yata, no? Okay, susubok na yun ang echo. Last Insanity para kay Sanford. Pero yung mga banat dito ng mga Japona, worldie sa Mika Beam! Huli ka ngayon ni Aqua! At yan ang pang-anip na kill para dito kay Emma na RSG. Talagang walang pagod na dumediretso kung sino na lang ang pwedeng kuhanan ay kinukuhanan nila dito para sa laro natin. Talagang hindi titigilan yung Raging Sandstorm. Ngayon, si Sanji susubok pero wala nang damage output ang Echo at dun lumamang ang RSG. Walang tigilan. Di ko siya titigilan. Walang tinitigil ang RSG. 10K gold lead. Last Insanity. Pero no damage whatsoever. Onti lang. Nakakuha ng Sandboard. But double kill. Can RSG finish this game, hindi. Magbaback muna sila. Pero joke lang. Push pala. Diretso, dalawa Torre nakuha dito ng RSG. But Echo still alive. Baka double kill pa nga doon si Sanford. Pero napakabilis na ginagawa ngayon. Wow, wala akong masabi. Wala akong lang sila tumigil. Wala na akong masabi. Di natatapos si sentence. Oh, 15. Ang bilis kasi. 15 kills in under 9 minutes. Ganun kabilis ang RSG ngayon. At mag-spawn na yung Lord. Tatama yung kay Light. Tamang spot lang. So, yung RSG. RSG. Parang napadaan lang sa... Eto na. Mukhang hindi na nga magka-contest as RSG will secure. Grabe. That Lord, 33K versus 23K. Pero napaka-importante ngayon. May Holy Crystal na. Si Carlito. Ngayon lang sila nag-slow-mo, Ate Chantel. Thank you, P. Pwede na ulit huminga. Huminga. Sunod-sunod eh. Ngayon lang nakahinga. Malaki na yung lamang. Dalawang items yung damang ni Eman, ha? 9K to 5K. At saka nakita mo yung sakto. Binanggit mo yung item dito ni Eman. Parang dalawang hit niya lang kay Sanford. Halos masira na agad. Okay. Yung Piraga Armor middle lane! Oh! Hook ka, boy! Nahuli si Wonder Boy sa Anfor ni Irad at ni Light.
Byron dito si Carl, papasok siya. Pero nako, yung mga bola pa rin ni Emma nang nananaig. Gusto naman tapusin to ng side ng RSG. May kakat pa pala si Light. Sabay meron pang laser si Aqua. Apat ang nawala na. RSG, sobrang bilis naging RSG. Dahil ang bilis nilang nakuha ang laban na to.